Kamusta mga lord? It's your boy here sa Ralaro PH, back with another gaming vlog or gaming content. So ito nga mga lords, nag-launch na yung For God. Actually kahapon pa to. May 19 siya nag-launch. Okay, so medyo delayed na yung ating content, but it's okay. I know marami na sa inyo na nag-aabang din ito. So bigay ko lang sa inyo yung mga initial impressions ko muna sa game, mga initial impressions muna and some mechanics na rin kung anong meron dito sa laro na to. Okay, I'm sure ang gusto nyo marinig is paano kumita dito, paano magpa-level ng mabilis. So bibigyan ko rin kayo ng some other tips kasi kung titignan nyo level 18 pa lang naman ako. So wala pa akong masyadong mabibigay sa inyo ng mga talagang tips paano mabiboost nyo agad yung inyong character. Pero same as other ano naman ito, other MMORPG, just follow your quest, do your quest, and para mas mabilis kayo makapagpa XP. So itong For Gods mga lords, MMORPG siya, play to earn siya, under rin siya ng Wemix. So Wemix wallet din yung gagamitin nyo, same din sa other game like Mirror 4, Yulgang. So mga Wemix wallet ang gagamitin dyan. So ito, nasa dungeon ako ngayon pero open world po itong game na to ha, open world siya. Yun ang isa sa nagustuhan ko dito, no? Unlike dun sa isa dating nilalaro yung Yulgang. So open world siya pero parang ang pakiramdam ko nagda-dungeon based siya eh, kasi mas marami siyang ginagawa nasa loob ng dungeon. Okay, so ito open world siya. May ginagawa lang din akong some questing dito sa dungeon na ito. So in terms of graphics naman mga lord, so kayo na humusga, tignan nyo maigi kung trip nyo yung ganitong klaseng graphics. Hindi siya mukhang cartoonish katulad ng Yulgang and yung isa pa, yung 9D NFT, no? So solid naman yung graphics ng mga lords. Okay, so matutuwa kayo sa mga gamers natin dyan para hindi kayo ma-board. Alright, so dito ang napansin ko rito, may similarities yung mechanics ng game sa Mirror 4. Okay, may similarities siya kasi dito mga lords, meron din siyang codex, no? Codex para sa mga monsters. Tapos meron siyang codex din para sa item, okay? Ang maganda kasi rito, makakakuha ka talaga ng stats doon sa mga kinocodex mo. No, talagang main stats. And isa pa pala mga lords, itong game na to, yung build niya talagang stats-based. Na isa sa pinakamaganda or pinakagusto ko talaga na may stats yung character. Like strength, agility, vitality. So pagandahan talaga ng build, hindi lang siya magdedepende sa weapon. Later pagtapos na itong dungeon, papakita ko sa inyo yung stats para makita nyo. So ito nga palang gamit ko, ito yung samurai or pinaka warrior dito. So strength based to, alright. So okay, exit muna tayo para makita nyo. And para makita nyo na rin yung kinokollect sa mga monster para magkaroon kayo ng sa codex para ma-register nyo siya. Okay, so punta muna tayo dito sa character. Okay, so ito yung main character. Ayan. Ayan, ang pangalan ng character ko ay Azure Dragon Swordsman. Dragon Swordsman siya. Okay. So, may mga items din siya. And ito yung sinasabi ko sa inyo, yung stats mga lords, no? So meron siyang mga stats na isa sa mga pinakamaganda dito. Kasi kung pagandahan lang din ng stats, kasi ito yung kinagistan ko na way of ano, build. Dip sa stats nyo siya dadaanin talaga. Kung ano yung build nyo, pwedeng strength na may halong agility, or agility na may halong vitality, di ba? Or wisdom. And then habang pinaplas niya yung mga lords, nakikita niyo dito kung anong stats yung tumataas. Kunyari, itong attack, yung strength ang tumataas dyan, itong attack, sa crit damage. Diba, makikita niyo dyan mga lords. So, depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyo yung build kalaunan. Siyempre, kung ano yung character nyo talaga, medyo dun kayo mag-building, then pwede nyo i-twist ng konti, pwede nyo gawing hybrid. So, depende pa rin sa inyo mga lords. Tapos itong inventory natin parang sa hindi naman sa Mirror 4 yan, actually naka ano na siya, parang meron siyang segregation para hindi na kayo nalilito. Okay, so ito maraming siyempreng drop dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga lords, is itong mga monster essence. Okay, yan yung mga monster essence, yan yung kinocodex. So paano nyo malalaman yung codex? Ang try rito dyan yung codex, monster codex. Okay, so paano nyo malalaman kung anong monster yung pwede nyo na i-codex? Ayan, nakalagay naman dyan, naka-highlight siya.
use. So pag yan umabot ng 8 over 8, may strength ako na makukuha. Ayan, 1. Okay, so maghahunt lang kayo ng monster. Maghahunt lang kayo ng monster. Ganun lang kadali mag pa codex. Okay, syempre the higher the monster, ayan, mas mataas yung bigay niya. Nakikita niyo naman ayun. Diba, iba din yan. So, pwede nyo nalang tignan kung ano ba yung binibigay niya. Ito ba, damage reduction? Gusto nyo pa ng mga damage reduction? Hunt kayo ng mga gantong monster. So, may kita nyo rin naman siya per map. Per map. Alright. So, itong shop, medyo same din siya sa Mirror 4, kung titignan nyo. So, meron siya dito, gamit itong, ang tawag dito? Ito, itong green. Alright. So, meron din siya mga special offer. Ito, item, set, alright. Sorry, na-exit ko. Meron din siyang red item. Okay, so, ang alam ko, may kailangan nyo ma-reach ng certain level. Level 50. So, kung gusto nyo kagad mag-farm, punta kayo pa level 50 kayo para ma-unlock nyo yung map or dungeon kung saan kayo magpa-farm nitong red gem. Okay, para makapagpapalit kayo ng lock token. Okay, so mga sa susunod natin na video, tuturo ko tingin rin na rin yan. So may mga skill book din, summon and others. Alright, so marami pa tayong i-explore sa game na to. But siguro first impression, okay siya. Okay, kung in terms of graphics, ayan, okay naman. At ang nga pala mga lods, sa ano ko naglalaro sa desktop, I'm using emulator. So, syempre, wala pa talaga siya nung for PC na platform. So, kaya kailangan gumamit muna kayo ng emulator kung gusto niya sa PC maglaro. Pero kung mobile, wala namang problema. iOS and Android siya. Okay, so ngayon, ang mabibigay ko sa inyong tip is follow lang niyo yung quest para makapag-rush kayo to level 50. Okay, so level 18 pa lang ako and dahan-dahan itong ine-explore yung mga mechanics ng game na ito. Okay, so hanggang dito muna ulit mga lods, sabay-sabay tayo maglaro and peace out.